Damaging daw sa buhok kapag blow dry? Totoo naman, pero depende pa rin sa blower na gamit mo. Sharing with you my Dyson Hair Dryer experience. Magandang araw mga ka-tokars! It's me, Anna, and welcome to Online Shopper React. Share ko lang paano makagawa. How to start a... Bakit 18? Bakit 20? Perfect score! Hello mga ka-tokars, and if you're new to my channel, at bet po ang product unboxing and reviews, online transaction tips, and online business ideas, don't forget to like and subscribe. And today po mga ka-tokars, review vlog po tayo para sa ating hair dryer by Dyson. And disclaimer lang po mga ka-tokars, pasensya na po kung may maririnig po kayong parang nag-welding. Kasi sa kapitbahay may nag-welding po. Oo. So, rinig na rinig talaga hanggang dito. So, mga ka-tokart, share ko lang po sa inyo yung unboxing ng product na ito. Well, personally po, before, hindi talaga ako fan ng hair dryers. So, talagang ayoko talaga ng hair dryers kasi nga, damaging siya sa buhok. Not until nalaman ko yung tungkol sa Dyson hair dryer. Oh. Well, para sa mga ladies natin dyan, ito pong hair dryer na to is actually mahal siya. Mahal siya for a dryer lang. Pero kasi, sobrang effective siya for me. And nararamdaman ko naman yung texture ng buhok ko kapag ginagamit ko siya. And also, I like investing sa mga bagay kasi na, ano mo yun, may kamahalan, pero in the long run, matagal mo siyang magagamit and napapatunayan natin quality talaga yung product na yun. And mga ka-tokart, share ko lang din po yung profile ko. Kasi ako po, sobrang yung buhok ko, buhaghag. As in, hindi talaga ako naniniwala sa mga commercial shampoo. Yung mga ganun, yung sabing, yung mga lagi nilang kiniklaim kapag nakikita nyo sila sa mga commercial ads, hindi ako naniniwala dun kasi wala talagang effective for me. And then, ang lagi mong ginagawa, it's either rebond. Actually, graduate na ako sa rebond eh kasi ayoko nung masyadong super straight tsaka parang nagra-rubberize kasi siya dito. Or depende lang din siya sa buhok. So ako, madalas ako Brazilian blowout. Oh, parang yung buhok ko, hindi na siya pwedeng walang treatment kung gusto mo ng maayos na buhok. Oo. Kaya mga ka-tokart, before, ayoko rin talaga lang hair dryer kasi nga, nadadamage sa buhok. And then mga ka-tokart, dumaan din ako sa mga plancha, di ba? Meron din akong review nung Vodana na flat iron. Actually, si plancha, okay siya mga ka-tokart. Pero kasi, sobrang napapagod ako sa kanya. Kasi, di ba, kapag pinaplan ka plancha ka ng buhok, kailangan madiin. Diba? Para flat na flat yung buhok mo. Whereas, kapag ka-blower kasi, yun, simpleng ano lang. Simpleng, kukuha ka lang ng ganito, ng brush, and then, ayun lang. Tapos, sobrang bilis lang yun talaga mga ka-tokart. Ayun, para sa akin, mas less effort yung hair dryer compare mo sa plancha. At saka mga ka-tokart, flex ko lang din po. Si Dyson po kasi ay meron po siyang microprocessor. Ayan, and digital motor V9. Kung ano man yung technicality na yan. Kaya magaan siya mga ka-tokart. Oo. Magaan po siya, tsaka hindi ka mangangalay. Though siguro pagka masyado na matagal yung hawak mo, mangangalay ka. Pero sobrang gaan lang talaga niya. Oo. Tapos mga ka-tokart, ngayon naman, yung hair condition ko kasi, ayan. Nagkukulay kasi talaga ako, di ba? Yung may journey ako eh. Journey for a lighter hair, ganyan. So, ito, pangatlong kulay ko na to ng hair, Hello Bubble. So, talagang iniingatan ko siya. O kaya, before, ayoko rin nung hair dryer kasi nga, direct heat, tsaka damaging. Pero kasi ito, may something siya kanya eh. Parang yung dahil sa motor niya, tsaka dahil sa microprocessor niya, yung heat, hindi ganoon na tutok lang sa isang strand o sa isang part ng hair, pero nagaganon siya. Para may araw, may rays. Kaya, less yung damage na nabibigay niya sa buhok natin. So, mga ka-tokart, kung paano po ito gamitin, watch this!
And hi mga ka-tokarts! So now, I will show you how I use this Dyson Hair Dryer. Okay, ready na ba kayo? Okay, so let's start. Ayan, ito po yung buhok natin mga ka-tokarts. Ayan. So ngayon mga ka-tokarts, itong hair dryer natin, meron siyang switch button. Ito. So switch lang natin siya. And ayan. And ito po nakikita natin sa kanan at sa kaliwa. Ito po nasa kanan ay ang ating heat level po. Tatlo po yung level. Kung gaano po kainit yung ibibigay ng dryer natin. At dito po sa kabila, sa kaliwa, is yung air pressure. Kung gaano po kalakas yung hangin na ibibigay ng ating hair dryer. At mga ka-tokart, meron po dito sa pinakadulo. Kung nainitan na po tayo masyado sa dryer, ayan, meron po itong cold air na kapag pen-rest nyo yan, automatically, cold air po ilalabas sa dryer natin. At meron nga po itong lima ngayon. Yung nabili ko po is V9 na version. So, lima na yung accessories niya for the hair styling. Ayan. Ito po yung, ito malaki. Ginagamit to for curling. Kapag gusto niyo po ng curly hair, pero ngayon po kasi yung buhok ko maikse, so hindi ko pa siya nagagamit. And then, kung manipis naman po ang buhok nyo at gusto nyo ng volume, ito pong accessory yung gagamitin natin. And ito pong isa is for the scalp. Yung parang, sabi kasi dun sa instruction sa manual, maganda siya for, alam yun, yung matutuyo yung buhok nyo as well as yung scalp nyo. Parang healthy. Ganun, healthy, dry, ganun, something like that. Oh, ang pinaka-favorite ko dito is itong kapagkabuhag-hag yung buhok niya. And gusto niyo po ng sleek, yung medyo manipis ang bagsak ng buhok natin, ito po yung gagamitin. And then itong isa naman, this is one of my favorites, yung for frizzy hair. So ayan mga ka-tokart, reveal ko lang po, no? Mag-price reveal tayo kay Dyson. Bale, itong Dyson hair dryer ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Actually, ka-price na tong camera ko. Yeah. Bakit ko siya binili? Kasi nga, mga ka-tokart, alam mo, for the longest time, ang hirap na rin kasi siguro lagi naka-ponytail. Oo. Tapos gusto ko rin siya maramdaman na may buhok naman ako. Na may maganda akong buhok. Tapos syempre, dahil nga nagpapakulay ako, ganyan, parang mas feel mo naman yung ganda ng buhok mo kapag nakalugay. Oo. And ayoko naman lagi na naka-plancha nga mga ka-tokart kasi nga ang hirap mahirap mag-plancha. Kaya ayun, para sa akin, for me, mahal talaga si Dyson, pero yung nagagawa naman niyang convenience para sa akin, tsaka yung purpose naman niya, nagagawa naman niya for me. And I think matagal to bago masira. Kasi ano eh, feel mo, alam mo yung kapag mamahalin, na ay parang maganda yung quality niya. So I think tatagal kami ng 5 years. So ayun, tsaka kung iisipin mo, kailangan mo bang pumunta lagi sa salon para magpaayos ang buhok. Lalo na sa akin, kasi nga yung buhok ko, alam nyo, pag nagpapa-Brazilian blowout ako, isang buwan lang. Misa nga wala pa isang buwan eh. Wala na yung, ano, yung effect ng treatment. Kaya alam mo yun, yung gastos mo dun sa treatment mo sa salon, kung binili ko lang din naman ng blower, pareho lang din naman sila ng ano, ng purpose, ng kalalabasan, dun ako sa hindi na ako kailangan lumabas ng bahay para lang pagandahin yung buhok. And that's it mga ka-tokart. Para sa mga katulad ko pong may problema sa pagpapaganda ng buhok, ayan, sana po nakatulong po akong mabigyan kayo ng other options, hindi lang salon, kung paano natin napapaganda yung buhok natin nang hindi natin kailangan lumabas ng bahay, ganyan. At yung iba naman kasi nagsasabi na nasa bahay lang naman na tayo, ba't pa tayo magpapaganda ng buhok? Ayun na nga po mga ka-tokart. Minsan kasi, alam mo yun, iba yung joy. For me ha, iba yung joy na nabibigay sa akin kapag ang ganda ng buhok ko. Parang mas nakakadagdag siya ng happiness, ganyan. So ayun mga ka-tokart, I hope nabigyan ko po kayo ng idea kung para saan at magkano ba itong Dyson na to at yung experience, yung review ko, di po ba? At ayan po, maraming salamat po mga ka-tokart. At promote ko lang po ulit, kung meron po kayong gustong ipadala, ipatok-tok nyo na yan. You can download the app in Play Store and App Store and use my referral code 1111491.
0917-597-3335. At kung bet nyo po ang product unboxing reviews, online transaction tips, and online business ideas, don't forget to like and subscribe. Ako po ulit si Anna na nagsasabing, okay lang mag-online shopping kung ito'y iyong ikaka-happy. Maraming salamat po ulit mga ka-AutoCart. See ya!